Hi everyone, it's Kim and welcome back to my channel. Today is my third day using the Dr. Alvin Rejuvenating Set. Update ko lang kayo ha kasi yung first day ko is July 21 ng tanghali. And now is 5 PM ng July 23. So ayun, naghilamos na ako kanina pa tanghali. Kaya pa siguro mga before lunch. Tapos ayun, medyo ngayon feeling ko nag-dry na yung face ko na naman. Kailangan kong maglagay ng moisturizer. So, wala akong Nivea. As you guys all know, ang ginagamit ko talaga noon pa is Nivea cream. But now, since meron akong aloe vera gel, ito siya. Ayan, meron ako na ito. Ito muna ang gagamitin ko kasi sayang. Tsaka maganda rin to guys, sa face. Kasi yung aloe vera, kapag na-sunburn ka, gumamit ka lang ng gel na aloe vera or like fresh aloe vera, you know. Gumamit ka lang noon para mag-calm down yung redness and yung mga yung pang half day, ganun. So, ayun. Pakita ko lang sa inyo, ha. Let's zoom in. Hindi, you guys can see it. Right here. Mag-i-start na siyang mamalat. Sa ganito, wala pa naman. Pero, namumula. I think, ito rin, medyo nagbabalat na siya. So, ayan pa lang yung namamalat sa face ko. Hindi pa siya yung bonggang pamamalat. You know, maliliit pa lang siya. Pero, panaghihilamos ako, mahapde. Naramdaman ko na yung hapde. Pareho lang. Ganito rin yung naramdaman ko noon. So, sanay na ako sa hapde na to. Kailangan na talaga panaghihilamos ka para mawala yung hapde. Kailangan tap water. Yun. Kasi kapag ginamit mo is warm water, mas lalong mahapdi siya kasi parang napapasok. Mm. This is black tea actually. Black tea with coconut water. Try nyo. Masarap. It's very refreshing. Caffeine free na black tea. Minix ko lang siya tapos ice. No sugar at all. Very refreshing. Mapa summer, mapatag ulan. Good. Okay? Ginawa ko lang siya. Hi everyone, it's Kim and welcome back to my channel. And today's video is my 5th day using the Dr. Alvin Rejuvenating Set. So, nung pang 3rd day ko, namamalat na siya sa around ng mouth ko. Pero, right now, namamalat na siya sa pisngi ko, sa noo, sa ilong, and dito pa rin. And medyo namumula na siya talaga. Mahapdi na siya guys. Sobrang hapdi na niya pa, naghihilamos na ako. Diba, ang sabi ko, 22... 1 minute mo lang ibababad kapag nagbabalat. I forgot. Kapag nagbabalat na yung mukha mo, huwag mong ibababad ng matagal. Kasi makiiyak ka sa sakit. Maluluha ka na lang sa sobrang sakit. You know, so, ang ginagawa ko lang, ilalather ko yung soap sa kamay ko. Tapos, papahid ko na sa mukha ko hanggang 5 seconds and then babanlawang ko na. Pero 2 times ko siya ginagawa. 2 times. So, ayun. Papakita ko lang sa inyo yung mukha ko, update lang. Wala, hindi nyo makikita yung pamamalat kasi meron ako nilagay sa face ko. Ayan. Namumula, diba? Yung breakout ko rito na nakaraan, dry na siya. Ayan. Ang gamit kong liwanag guys, yung liwanag sa window. Nung pang 3rd day ko, ang sabi ko gagamitin ko tong aloe vera. Yes, ginamit ko siya nung nakaramdam na ako ng pagda-dry. Yung super dry na pakaramdam mo na nangangati yung mukha mo kasi sobrang dry siya. So, ang technique lang, kapag nagda-dry talaga yung face mo as in yung super dry tapos nangangati. Ibig sabihin nun, kailangan mo na maglagay ng moisturizer. So, ito nga, ginamit ko nga siya. Nung pinahid ko siya, sobrang hapde. Nakaramdam ko ng hapde. Yes, cooling effect siya. Nag-calm down yung face ko, pero ang hapdi niya, kasi hindi ko alam kung bakit. So, parang gusto ko ulit bumili ng Nivea cream since na wala akong Nivea cream. Kasi yun talagang ginagamit ko noon pa kapag nagda-dry yung mukha ko, kapag namamalat siya. Yun ang ginagamit ko. Eh, wala ako noon, hindi siya available. So, ito lang ang meron ako, yung cream ng anak ko, yung Aqua 4. And siya, nakalagay naman kasi dito is for dry, cracked, or irritated skin.
clinically proven to restore smooth and healthy skin. Yeah, meron siyang healing ointment advanced therapy. So, parang nakakatulong siya sa face ko right now kasi namamalat siya and dry talaga. Nung pinahit ko siya, nakita niyo naman very well moisturized siya. At saka, parang nag-calm down din yung pamumula ng face ko. So, recommend ko ito sa inyo kung meron dyan. Or, alam ko meron ding brand na ganito, pero ibang ano lang. I think Celitech ba? Ganito yung sa loob niya. Para siyang petroleum jelly. Ganyan. So, ang ginawa ko lang, kumuha lang ako ng maliit, pea size lang. At tapos, iginanyang ko lang siya. Pinainit ko sa palad ko. Para medyo parang, ano siya, parang matutunaw siya. Kasi nga, para siyang petroleum jelly. So, pinainit ko lang siya, tapos tinap-tap ko lang siya sa mukha ko, ganyan. Kasi, ang problem, kapag dry ang face mo, tapos ini-slide mo yung mga cream sa mukha mo, lalo na yung rejuvenating cream sa gabi, parang mas lalong humahapdi siya. Mas lalong mamumula yung face mo. Kaya kailangan, painitin mo muna sa palad mo, tapos tap-tap mo na lang siya. Para mas hindi, para hindi masyadong ma-irritate yung face mo. So, ayun lang. I-update ko ulit kayo sa pang 7 days ko. And first week ko yun. Doon ko i-upload yung video ko sa first week update. So, meron lang akong isisingit ha. Isisingit ko lang. Simula nung na-operahan ako, simula nung tanggalan ako ng abdo, naging addict na ako sa tea. Ganun. Kasi nga, yung bile acid ko is hindi na siya concentrated. So, ang sabi nila, minum lang daw ako ng dandelion root tea, ox bile, etc. etc. So, ako naman, yung mga tea na nakita ko, mukhang effective bili-bili ko. Hindi, parang makatulong lang din sa ano ko, sa appetite ko, ganun, makarb yung appetite, may ang tawag dyan. So, yon. Binili ko to, tinry ko tong Lipton Matcha Green Tea. Hindi ko alam kung sa akin lang, kung ako lang ha. Sa every time na iniinom ko to, nawalan ako ng gana kumain. Pero syempre, kailangan mo pa rin kumain, you know, kasi mahirap na. So, nawalan akong gana kumain kapag itong iniinom ko. Pag meron kayo nakitang ganito sa Pinas, or kung dito kayo nakatira sa Amerika or anywhere, pag meron kayo nakitang ganito, try nyo bilhin, lalo na sa mga nag-diet. Try nyo lang kung pwedeng makabili ng ilang peraso lang. Kasi ito, 15 pieces to. So, hindi ko alam kung meron tingi-tingi sa Pinas. Kasi di ba mahilig tayo sa tindahan? Kasi di ba mahilig tayo bumili na ng tingi, mga Pinoy? So, hindi ko alam kung meron ganito sa mga sari-sari store. So, kung wala, try nyo sa mga grocery store. Try nyo lang. Wala namang mawawala. Sa akin kasi parang feeling ko pag yun ang iniinom ko, parang nawalan ako ng gana talaga kumain. So, yun lang. Bye guys! See you on my next update. And i-upload ko, ha? Sa first week update ko pang 7 days. Bye! Hi everyone, it's Kim. Today is my first week update using the Dr. Alvin Rejuvenating Set. Bali, today is July 27 ng tanghali. Ang gamit ko lang na lightning is natural light from the window. Wala akong ibang gamit na ilaw, kundi yung sa, ano lang talaga, from the sun. So, ayun. Pang 7 days ko na, pero ano pa naman, hindi pa naman ako, ano man tawag dun? Hindi pa siya ganun ka, hindi mo pa makikita yung resulta talaga. Pero namamalat siya, mahapdi pa rin, kapag naghihilamos ako, lalo na panagdagdalagay ako ng toner, ng cream, mahapdi talaga siya. Pero yung pamamalat niya sa akin, micro peeling ang dating. Medyo. Hindi katulad sa ibang ano, di ba kapag gumagamit yun ng rejuvenating set, yung iba, kapag namamalat sa kanila, kala mo mapa, talagang buo-buo yung pamamalat sa akin, hindi. And dito sa around ng mouth ko, sa mga corner ng ilong ko, sa noo, sa dito, namamalat siya. So, tapos nagka-breakout pala ako. Guys, nagka-breakout ako dito. Ito, meron ako rito. And napansin ko para akong magkaroon ng mga butlig-butlig na maliliit. Pero hindi ko siya pinapansin. Siguro kasi naninibago lang yung mukha ko. Ganun sa rejuvenating set. I'm not sure ha. Hindi ko sure. Pero hindi ko siya pinapansin kung bakit meron akong butlig. Kasi baka mamaya pag pinansin mo, mas lalo lang dumami. So, hayaan lang natin siya as long as hindi naman ako nangangati. Kasi nga, nag-skin test naman ako. Hindi naman namamantal. Ganun. Okay lang yan. So, papakita ko sa inyo yung face ko ha. Malapitan. Walang pintasan. So, ayan.
So, ayan guys, nakita nyo na. So, wala pa. Wala pong ako nakikita magandang resulta kasi nga ano pa lang, 7 days pa lang. So, malalaman natin yan. Siguro mga 20 days, ganyan. Doon natin nakikita talaga kung ano yung nagbago. So, magka-try din ako mag-ano ng picture in the end. Magkisingit ako ng picture from day 1 to my 7 day. You know, para mas, ano, para mas makita talaga natin yung kung ano yung nagbago sa face ko. So, as of now, ganun pa rin naman yung routine ko. Hilamos lang, gamit yung soap, toner, and yung cream sa gabi, rejuvenating cream. Tapos sa umaga, ganun pa rin. Soap, toner, and then yung sunblock. Tapos kapag napifeel ko na nagdadry na siya, na nangangati, nagalagay na ako ng Aquaphor. Yun. Aquaphor yung parang petroleum jelly. So, yun lang guys. See you on my next update for my second week update. Okay? Bye! Thank you for watching! Mm-hmm.